I'm really excited to see this camp. And of course, all of you, yung mga nakasama ko before, na parang kukunti na lang din eh. Ano? Panalin ko yung aking, ano, para makilala niyo yung mukha ko. So, my presence here is a homecoming for me that made a lot of changes in my career when I became the provincial director of Cavite PPO. Because during that time, napaka hirap na maging PD ng Calabarzon or in Class A provincial director, especially Cavite, dahil napakaraming mga matataas na mga pinuno ng ating pamahalaan during that time. And even now, napakarami. It is actually to see to it that we really comply with the guidance of our GPNP, at sana nga kahit hindi mayroong ganong guidance ang ating GPNP, we should level up our standard with regard to cleanliness and even the maintenance of our offices. Especially kayong mga chief of police. We are putting up your standard. Putting up or leveling up your standard of leadership. We are not doing this, I am hoping that we are not doing this. It's because General Eliezer is our chief PNP. But sana, ito ang magpataas ng ating kalidad ng serbisyo sa mga mayan. When we say cleanliness, particularly on the offices, yung ranks and community, masasabi natin na may kanya-kanyang responsibilidad tayo dyan, especially in ranks, di ba? Ranks, gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti. Huwag kang gagawa ng mali. Because naghihintay ang proseso ng batas para sa iyo. In community, ganun din. Pag-iibayuhin natin ang trabaho para malinis ang ating komunidad. Especially laban sa droga, laban sa kriminalidad. But in the offices, dito makikita ang malaking pagbabago. Nasa pamumuno ng bawat isa sa atin. Nasa pamumuno ng ating mga hepe ng kapulisan sa mga bayan-bayan, sa mga lungsod. Sa pamumuno ng mga chief of police, sana ay hindi natin ito ginagawa because we are just being ordered to do so. Because we are just being required to comply. I want this to be the reason in leveling up your standard as officer in the Philippine National Police. Napakaganda ng compliance, ng reaction ng bawat isa. When I go around, I've already visited 61, kung tama ba ang bilang ko, 61 city and municipal police stations in the whole region. And I intend to finish everything, the 142 city and municipal police station, even the island provinces. We are setting up already our schedule to see for ourselves ano ba talaga yung kalagayan ng ating mga kasama dyan sa malalayang lugar para maibigay natin yung tulong, maibaba natin yung ating mga resources na kailangan para maganda ang ating mga opisina, para masiguro na ang mga pulisiya ay ginagawa ng bawat isa. Nabanggit nga ni PD, dahil nabanggit ko, wherein we have done this in Southern Police District as sabihin natin first command in the Philippine National Police to establish this kind of command center wherein we can utilize the state-of-the-art equipment provided to us by the National Headquarters of the PNP
kagaya nga ng body cameras, Hytera, GPS radios na pwede nating gamitin at makatulong upang patunayan ang tunay na pangyayari during the intervention and operation on the ground. Kaya kanina, I'm very much impressed with the outcome of your command center. Makikita na natin ngayon ang standard ng Cavite PPO, which can be copied by other PPOs. At hindi talaga pumayag ang inyong provincial director na maunahan ng ibang PPOs within PRO Calabarzon on this kind of project. Palakpakan natin. So, with this gadget, maiiwasan na ang mga katanungan. We can also monitor the location of our patrollers who handles GPS radio, yung Hytera GPS radio. Merong capability to be located yung ating mga radio right there doon sa command center. And I want all of you to coordinate with your LGUs to provide link to our Cavite PPO Command Center, yung mga CCTV na meron kayo sa inyong mga respective cities. Intervention by your operatives and patrollers on the ground.
through the use of camera. Ito yun. Sabi ko nga, meron na tayong pelikula na panonoodin. Ang tanong, saan natin gustong mapanood? Sa cellphone? Sa black and white TV? Sa LED screen? O sa sinehan? Saan nyo gustong mapanood yung isang magandang pelikula? Sa sinehan. Ito yung sinehan na sinasabi ko na ginawa ni PD. Sinehan ito kasi ito yung the most convenient venue para sa commander, para kay PD, para kay COP na mapanood yung ginagawa ni PO1 de la Cruz during the operation ng checkpoint, of transita, service of search warrant, service of warrant operation, even bypass operation. Pag sinabi ni PD, on my part, RDCR, meron kaming malakihang service of search warrant. O sige, di kami rito, yung aming command center doon, uupa namin. Kahayain ko si DRDA, si DRDO, si CRS, and even the staff, of course, over a cup of coffee while watching you doon sa aming command center, doon sa aming sinihan. So yun ang essence dito, ha? Sabi, sir. Hindi yung ibinigay na sa atin ng PNP, leadership, yung ating mga kagamitan, gadget, kagaya nga nitong body cam, in-install dito sa PPO, in-install sa CPS, inilagay nyo lang sa drawer. Inilagay nyo lang sa maliit na kwarto, bahala na si corporal dyan, bahala na si sarento dyan. Defeating the purpose. Sayang yung pera. Kayo, dapat, pag-gising nyo sa umaga bilang chief of police, ito agad ang nasa utak ninyo. Isa sa mga scorecard nito, ninyo. Yo, set up ang body cam at manonood ako ng checkpoint para makita ko anong klaseng implementation meron ng mga tropa natin sa checkpoint. Kumagalang ba sila? Oh, manonood ako ng body cam kasi sabi ng Chief Intel, Chief Operative, meron tayong search warrant. Meron tayong bypass. Manonood ako. At ginagawa pa natin na magamit pa yung isang feature nito na makipag-communicate tayo while in the performance of actual duty yung ating patroller. Pag sinabi natin, halimbawa merong i-disarm o i-detonate na IED, o kung magaling si PD sa EOD graduate, EOD si PD, o bali, huwag mong kakat yan. Parang pelikula na tayo. Yes, sir. Yes, sir. Pwede nang i-dicta sa, habulin mo pa. Malapit na. Aabutan mo na yan. Diba? Habang manunod tayo, gaya niya, no? Paglabas ka nga ng, tumatakbong mobile.